gawin po kasi yung nagkaroon po ng youth camp sa atin sa Bicol, yung LGGN. Lahat ng stations ng LGGN ay pumunta po sa probinsya ng Sorsogon. Lahat ng youths, kasama po yung mga, kasi ang family ko po, mga kapatid ko, mga lahat halos nasa Maynila. At may church din sila doon. Nagpuntahan po sila, naka-jeep, at maraming naka-motor. May isa po yung kuya ko, sa haba ng biyahe ay nakatulog. Siya nag-driver pa naman. Sa madaling salita po ay na-disgrasya. Pero praise the Lord, kasi gas-gas lang. Kumbaga, ang pinagtataka ko po, kasi pag mabiyahe po, ilang beses ko na po din biyahe ang Manila to Bicol ng nakamotorsiklo. Hindi ka pwedeng magpatakbo doon ng basta 8-80 lang. Kasi ang oras at ang haba ng lalakbayin mo, at least tumatakbo ka ng 100-120. At yun po ang pinagpapasalamat ko sa Lord, kasi sa takbong iyon ay gasgas lang ang ano, at yung angkas niya na pamangkin ko ay walang ni galos, wala. So I praise God for that. Naalala ko yung revelation sa akin ng Lord na gabi-gabi ay gawin talaga ang communion. Ilang beses na dito na-disgrasya ako sa bisikleta, tumambling ako sa taas, bumagsak ako, tayo. Parang yung pagbagsak ko tayo, kasi bumangga ako sa pintuan, biglang nagbukas eh, pintuan ng kotse, biglang nagbukas eh, parating ako. Bumangga ako. Ang alam ko nasa taas ako eh. Pero pagbagsak ko po, nakatayo ako. So, napakalaking bagay po na ikinagulat ko. And then another ay yung papunta kaming Yanfo. Bumagsak na naman yung kasi nang nag-SYF. Tapos hindi ko natapos yung message, no? Hindi ko na, kasi pag sa YM kasi mga offline messages, pagka mahaba siya, napubuto, di ba? Dat-dat-dat na lang yun, no? Iba po ang ano, iba po yung nakasulat doon. Yung pala yung, alam nyo, mga kapatid, grabe talaga. Sa text lang ha, pero mapipil.